Saan mga kay ganyan? Sisimulan ko muna to na para to sa mga nasaktan. Para to sa nasa ibigan. Stay? And hindi ko alam mga kaigan kung maniniwala ba kayo sa akin kasi kalbo ako. Pagkalbo kasi sila. Para kasi ano yun, ang hirap paniwala ng ano, ng katotohanan pag galing sa ano, sa gantong kalbo, tas ganto po yung pagmumukha ko. Diyos may yung marimar na yan. Parang matatawa na lang kayo ng matatawa eh, no? At ako, nagpagupit ako. Straight na si Marie Camille. Hindi na siya kulot, mga kaigan. Alam ko lang bakit nagpakalbo si Jason. Kasi sira na rin yung mga buhok ko. Sira na sira yung buhok ko na mga kaigan. Kahit ako, nahihirapan kami mag-adjust sa buhok. Siguro nung una, nagagandahan tayo. Pero maganda, magpapakulot ulit ako pag umaba ulit yung buhok ko. Sadyang sobrang haba lang. Kailangan magupit ng mga sira. Yes. Parang may ano yan ha, may hugot yan ha. Kailangan gupitin. Kailangan mo i-cut off sa buhay mo yung mga taong naninira na lamang, mga kaigan. Yes, kaya gupitin natin yan. Cut them off, mga kaigan. Yes. Sumeo marima. Today, mga kaigan, meron tayong pag-uusapan dahil sobrang talamak sa social media ang usapang lokohan. Cheating. Cheating, mga kaigan, sa mga partner. Crime. Yes. May joke lang. Cheating is a crime. Sana nga, mga kaigan, ano, cheating is a crime na ano. Kapag ka, halimbawa, bago kayo mag-boyfriend, girlfriend, may kontrata na muna, ano. Diba ba? Kapag ka, niloko mo ko. Lagot ka. Lagot ka. Kumanda ka. Meron gantong kakaharapin. Diyos may marimar na yan. Pero, ala, yung mga ganun talagang tao. Hindi kasi, mga kaigan, ganito kasi yung problema sa atin. Napakabilis nating pumasok sa relasyon. Kasi sobrang curious natin, lalo sa mga kabataan, sobrang curious natin kung ano bang meron kapag naging girlfriend ko siya. Crush ko siya, gusto ko siya mapasakin, ano kaya mangyayari sa aming dalawa? Happy! Akala nila puro happy lang, akala nila kiss mo ko dito, kiss mo. Kasi ganyan kasi napapanood natin sa TV, mga kaigan, yung mga Disney. Yes. Yan. Pag nakita mo si Prince Charming, pag nakita mo si Prince Charming, love at first sight, next doon is happily ever after. Pero no. Ang hindi nyo alam, in between love at first sight and happy ending, nasa gitna nun ang tinatawag nating reality na kung saan hindi maganda lahat ng nangyayari. Doon pumapasok lahat ng iba't ibang klase ng problema at iba't ibang klase ng mga hahadlang sa inyo na mga tao. Diyos mayo marimar. Akala nila magiging tayo hanggang dulo. Through ups and downs. Ayan nga yung sinasabi, mga kaigan, kapag ka kinakasal kayo, di ba, sa hirap man o sa ginhawa, tatanggapin mo ba siya? Sasamahan mo ba siya? At ituturing mo pa rin siyang asawa. Pero, niloko ka pa rin. Di mga kaigan, tuturo namin sa inyo ni Maren kami. Hindi naman sa alam namin na lahat. Alam namin na nagwo-work sa amin kasi ilang taon na kami ni Maren Camille. Magti-3 years na kami sa January. And alam ko, sasabi na iba, 3 years pa lang kayo. Kasi kami, 7 years and above na. Niloko pa rin. Marami kasing ganyan, mga kaigan. Lagi nyo tatandaan, hindi lahat ng love story magkakaparehas. Yes. So kung ano yung mga napapanood nyo sa movie, mga Pinoy movies na yan, yung mga nakikita nyo kala James Reed, kala Katniel, kala Liz Kian, and kay Popoy at Basha na talagang tinamaan lahat sa mga ganung love story. Ako na lang. Pero mas gusto ko yung ano, yung mga sagutan sa legal wife. Napakadami nakarelate ng mga Pilipino dyan. So yan, mga kaigan, ganito lang, huwag nyo ikumpara yung napapanood nyo sa kung anong meron kayo. Ganyan si Maring Camille dati na ilang beses ko pinagalitan. Pag nanonood ng mga movie yan, babe, bakit di ka ganito? Bakit di ka ganyan ka-sweet, di ba? Ganun yung si Maring Camille sa akin dati. Kasi syempre yung mga panahon na yun, 19 years old pa lang ako. Lalo na kapag yung tema ng movie tungkol sa lokohan. Pagkatapos yung manood ng movie yun, tingin niya sa akin, manluloko na. Siyempre nadadala ko ng moment, pakiramdam ko ako yung nasa palabas. Diba? Pero in reality, hindi naman pala niya ako niloloko. Ganun. By the way, segue muna tayo. Congratulations kay Manny Pacquiao. Ayo, grabe! Philippines Pride! Just may marimar na yan. Talaga naman lumalapot. Napakalupit ng reaction natin dyan. Alam naman natin na si Manny Pacquiao na ang manunalo dahil kitang-kita mo naman sa galaw niya. Ibig sabihin, nakita niyo sa palabas na yun na daig ng kagalingan ang kayabangan, mga kaigan. Nakikita ko ngayon sa social media, napakadaming talamak sa pagdating sa lokohan. Kung saan. Maraming ano yun, long messages. Yes, mga kaigan. Mga hinuhuli ang mga cheaters nowadays, mga kaigan. Tapos meron pang ikukunin ko ulit yung conversation nila kasi dinilit na daw ng jowa nila. Napakadaming, ang malupit na sandata ng mga Pilipino ngayon ay ang kanilang mga cellphone at camera. Na kung saan, kapag nakitang, uy si ganto, ba't iba yung kasama? Uy si ganto, ba't magkasama? GG ang buhay mo. Diyos mo yung marimar na. Break na. Diba, it's ano, advantage din kasi natutulungan nating isalba yung mga taong niloloko na, diba? Na kung saan, kung hindi pa natin na-picturean, hindi pa natin sinumbong, hindi pa natin pinos sa social media, hindi pa magigising sa katotohanan yung niloloko na, putang ina! Niloloko ka ba? Ba't parang galit na galit ka? Ano naman ako ginawa
Hindi, damang-damang ko kasi kawawa naman kasi yung mga taong to eh. Parang nakikita nyo inosente yung mga itsura. Advantage din kasi natutulungan nating isalba yung mga taong niloloko na, di ba? Oo. Na kung saan, kung hindi pa natin na-picturean, hindi pa natin sinumbong, hindi pa natin pinasa sa social media, hindi pa magigising sa katotohanan yung niloloko na, putang ina! Niloko ka ba? Ba't parang galit na galit ka? Hindi, damang-damang ko kasi kawawa naman kasi yung mga taong to eh. Parang nakikita nyo inosente yung mga itsura nila. They don't deserve to be cheated. Tama ba? They don't deserve... Oh my God! Iano ko ngayon? Iano ko ngayon? Quotation ko ngayon? Minsan na lang ako mag-English straight na straight pa. Ano? Diyos may marima. Ano? They don't... They don't deserve to be cheated. Kaya alam mo bang galit na galit yung kilay at ubo? Oo! Magugulat ka. Long hair na ako. Naglabasan yung buhok ko bigla. No? Diyos may marimar na yan. Bigla daw tumubo. Hindi, kasi ito lang mga kaigan. Ganto lang kasi yung nakikita ko. Kapag ka may girlfriend ka, tapos napapansin mo na attracted ka na sa iba, di mo na mapigilan yung sarili mo maging loyal. Hindi hiwalayan mo na. Oo nga, hiwalayan mo na mga kaigan. Kesa naman, isabay mo siya sa iba. Diba? Masakit yun sa kanya. Isipin nun, hindi mo kasalanan. Kasalanan niya. Parang may kulang sa kanya. Para, para hindi naman yung sobrang diin na diin yung sakit na naramdaman niya. Oo, sabihin mo na agad face to face sa girlfriend mo, boyfriend mo. Mas nasarap sa pakiramdam na sabihin mong hindi kita deserve kasi iba kayo. Oo, mag-closure na kayo, sabihin mo. Hindi kita deserve. Ulul! Itong itlog na to ay para sa iyo. Nagkata mga kaigan, back to my opinion ha. Sabihin mo na sa girlfriend, boyfriend mo, face to face, na hindi ko na kaya maging loyal. Na-attracted na ako sa iba. The only way para hindi kita maloko is maghiwalay na tayo. Diba? Oh, kesa naman yung... Kawawa naman kasi siya. Kesa naman kayo, tapos ikaw naman galawang magnanakaw na hindi mahuhuli. Diba? Tapos tsaka ka sasaliwa. Tapos tsaka mo marirealize na mahal mo pala. Putain na yung ginto, pinagpalit mo sa bato. Gagawa ka ngayon ng kanta. Gagawa ka ngayon ng paraan. Gagawa ka ngayon ng mga martyr moves na para bumalik siya sa'yo. Gagawa ka ng paraan na parang ikaw yung magmukhang kaawa-awa. Eh in reality, ikaw yung hayop. Diyos mo yung marimar. Ang hirap pa na. Diba? Ganun sa social media ngayon eh. Diba? Kasi at the first place, kung mahal mo, di masamang magkamali. Pero ang masama, tumikim ka ng iba. Tumikim ka na naman. Tumikim ka ulit. Daming tumikim. Unlimited tikim, mga kaigan. Para ka na sa mga inasal, no? Only rice, mga kaigan. Sa'yo naman, only chicks. Diyos may marimar na yan. Tapos dun mo mapagtatanto na mahal mo pala siya, diba? Diba? Ganun kasi mga kaigan, karamihan sa atin, hindi natin nakikita yung worth ng isang taong kasama mo. At pag yung malasakit niya. Kapag andyan pa. Pag nawala na. O, dun ka magsisisi, mga kaigan. Pag nawala ba ako, makikita mo worth ko? O, kahit hindi ka pa wala sa akin, kahit wala ka namang worth. Joke lang. Kung lolokohin ko si Marie Camille, ay wag na lang, diba? Diyos may, bakit ko lolokohin kung mahal na mahal ko? Pag yung panahon na niloko mo ako, papanoorin ko yung vlog na ko. Sasampal mo sa akin yung pinang panood mo na YouTube, putang ina mo. Pagka ako naman yung nagloko, ikaw na may manood ng vlog na to. Ako yung iiyak yun, no? Sabihin ko na, mahal na mahal ko si Jason. Oh, mahal na mahal ko si Camille. Hindi ko lolokohin. Oh. Oh, panoorin mo to pag niloko mo. Oo, pero mga kaigan, hindi natin may iwasan yung mga tukso nagdadatingan, mga kaigan. Kasi, so, papatukso ka? Hindi naman, i-explain ko sa kanila kung paano iiwas sa tukso. Yung tukso nandyan lang yan, mga kaigan. Hindi ka tatantanan ng tukso, mga kaigan. Lalo na kapag pinapakita mong pabebe ka na, ayoko, pero gusto mo naman, mga kaigan. Diba? Pagka, hindi aware yung girlfriend mo. Todo tingin ka sa cellphone mo ng mga big ganyan, di ba? Malalaki yung mga hinaharap, malalaki mga puwitan. Di ba? Kaya ganyan mga kaigan, kung ayaw matukso, lumayo ka sa tukso. Oo, umiwas ka, hindi yung lumalayo ka sa tukso, sinasama mo pa rin yung tukso. Di ba? Kasama mo pa rin yung tukso habang lumalayo ka. Tapos meron pala sa isip niya na sarap talaga tingnan. Oo, mga ganun mga kaigan. So, kailangan mga kaigan, kung ayaw mo talaga matukso, cut mo, mga kaigan. Diyos mayo, marimar na yan. Kawawa talaga yung mga naloloko. Tapos sobrang bait nila. Oh. Sobrang totoo sila. Oh. Tapos in the end of the day, naloloko pa rin sila. Oo, mga kaigan. Pero sa mga naloko dyan, ito naman yung mga binibigay ko sa'yo. Alam ko yung mga naloko dyan, nasaktan. Umiiyak na ngayon. Joke lang naman. Baka mamaya ma-triggered ka sa akin, tumawa pa ako, di ba? Joke lang. Alam mo naman, mahalan tayo dito. Diyos mayo. Ay, di won. Dito mga kaigan, ha? Kapag naloko ka, ganito lang yan mga kaigan. Hindi ikaw ang talo, kaya huwag kang umiyak, huwag kang magmukmuk, huwag kang magkulong sa kwarto. Hindi ikaw ang nawalan. Baby, kasi mo ay ulo mo. Ganito yan ha. Ikaw, sa buhay mo, nawalan ka ng taong manluloko. Diba? Doon pa lang panalo ka na eh. Nawalan ka ng isang negatibong tao sa buhay mo. Eh siya, nawalan siya ng taong kaya siyang mahalin hanggang sa dulo ng buhay niya. Sino ang nawalan ng worth ngayon mga kaigan? Ikaw na nawalan ng manluloko sa buhay?
osa na nawalan ng taong napakalupit na tao. Eh paano pag sinabing ano, mahal kita kasi mayaman ka? Ay! She's a gold digger. Oh my God, mga kaigan. Kung mahal ka at dahil napansin mong pera, iniibig ka dahil may kakayanan ka, mm-mm, sikat ka, o mayaman ka, o may control ka sa bagay-bagay. Paano pag kunwari ako, gusto ko lang sa'yo is yung kasikatan na binibigay mo sa akin. Ha? Tapos, gusto ko lang yung kayamanan mo. Para tanghalata naman sa mukha mong hindi. Diyos na yung marimar na yan. Nagde-date kami niya ni Maring Camil, isaw-isaw lang, dumadayo pa kami Maynila. From Nueva Ecija, punta Maynila, apat na oras sa biyahe. Ako naman, from Binangonan to Maynila, 2 oras sa biyahe. Kaya sipin mo ha, pumunta kami sa Maynila, magde-date lang kami ng isaw, yung tigdudos sa pagkain, magkita lang kami. Doon pa lang, subok ko na si Maring Camil na ano talaga yan eh. Na talagang mahal na ko niyan. Kaya hindi ko papakawalan yan, mga kaigan, kahit anong mangyari, paglalabang ko yan. Ay, alam mo na, mamayang gabi ah. Seryosa na mga kaigan ah, eh natatandaan nyo sa mga naloko, hindi kayo nawalan. At sa mga manloloko, di naman namin kayo hinuhusgahan na habang buhay kayong ganyan. Pwede naman pagdadasal magbago. Pagdadasal pa rin namin kayo na magbago kayo. Kasi pare-paras lang tayong tao dito. May mga kanya-kanya tayong weakness, mga kaigan. I-practice nyo yung sarili nyo na huwag muna kayo mag-enter ng relationship kung hindi nyo pa talaga kaya maging loyal. Kasi makakasakit lang kayo, mga kaigan. Kayo din yung nagmumukhang masama. Siguro, yung mga naging manloloko, baka nasaktan lang. Oo, may mga ganun eh. Nasaktan din siya na gusto niya. Naloko din siya. Pero, sa huli, marirealize niya sana pala, hindi na lang ako nagloko. Oo, kung kayo naloko, huwag niya rin kayong manloko kasi alam niyo yung pakiramdam kung paano maloko, mga kaigan. Diyos, may kasi alam niyo yung feeling niya yan, so huwag niyo nang gawin sa iba. Oo, kaya kayo, kung nasaktan kayo, naloko kayo, humanap kayo ng lalaki o babae na talagang loyal din. Kasi kayo yung magkakaintindihan eh. Oo, diba? Diyos, patulad nung nakita kita. Akala ko may lalaking manloloko pa sa akin, pero hindi pala ako kaya. Oo, ako din. Akala ko nung si Maring Camil manloloko din. Kasi nung mga panahon dati, niloko din ako. Oo, mga kaiga. May niloko din ako ha. Ikaw lang ba niloko? Naloko din ako. Manloloko na ako ngayon. Eh, may nabagloko ka? Ano? Sawa ka naman sa akin? Ha? Diyan sana, Ibe. Hindi, kailangan may acting tayo dito. Bakit mo ako naloko? Ha? Hindi kita mahal. Bakit di mo ako mahal? Ibinigay ko sa'yo lahat. Hindi ko kailangan ng lahat. Kailangan ko malaki. So yan mga kaigan, yun lang naman mga kaigan, sana naintindihan nyo, sana nakatulong to sinasabi namin sa inyo. Sabi ko sa inyo, gusto ko na mga ganitong content na talagang may words of wisdom kami every week mga kaigan. Talaga naman gustong gusto nyo, so give this video a thumbs up. At i-share rin tong video na to sa mga friends nyo sa Facebook para makarating tong mensahe namin sa mga kaibigan yung lito at naloko. Lito sa pag-ibig. Yes mga kaigan, kinakailangan nyo kami mga kaigan yung mga ganitong kasiyahan, ganitong mensahe. Kung may problema man kayo sa relationship, i-message nyo kami sa IG. Kasi nagre-reply kami doon. Ang dami nagme-message na niloko po ako nito, paano ko gagawin ko? Paano po yung strong relationship niyo? Yes. Mga ganun. Pagka hindi kami busy, madalas kami mag-reply, mga kaigan. Kung hindi kami nakakapag-reply, intindihin nyo, may mga work din kami sa buhay namin. So, yun mga kaigan. Kita-kita na lang ulit tayo, mga kaigan. Bukas, mga kaigan. Break, takpan mo na. In 3, 2, 1.